kwentong pambata ng mga Ingles. Ang tatlong biik. Noong unang panahon, may isang nanay na baboy na naninirahan kasama ang kanyang tatlong anak. Mahal kong mga anak, dahil malalaki na kayo, kailangan niyong tahakin ang sarili niyong landas. Hindi ko na kayo kayang itaguyod pa. Isa-isa silang binigyan ng pera para makapaglakbay ng malayo at magtayo ng sarili nilang bahay. At sabay-sabay silang umalis mula sa bahay ng kanilang ina. Nagpalipas sila ng gabi sa ilalim ng isang malaking punong kahoy at pinag-usapan nila ang kani-kanilang sariling plano. Pagkakataon na nating patunayan na kaya nating gawin. Mag-iwahiwalay na tayo sa paghahanap at pagtatayo ng ating matitirhan. Oo nga, kaya na natin ang mga sarili natin. Ang pangatlong biik na pinakamatalino sa tatlo ang siyang hindi nasihan sa desisyong maghiwa-hiwalay. Alam niyang pwedeng pagsamantalahan ang kabaitan ng kanyang mga kapatid at maaring mapahamak ang mga ito. Mga kapatid, hindi ako sang-ayon sa usapan. Nasa pagsasamahan natin ang ating lakas, kaya dapat lagi tayong magkakasama. Lagi mo na lamang kami sinesermonan. Alam na namin ang mga dapat at hindi dapat gawin. Tama! Hindi na tayo mga mamas boy para maging sunod-sunuran pa. O siya, sige na nga. Meron na lang akong idea para makatulong. Ha? Huh? Maaari pa rin tayong gumawa ng kanya-kanyang tirahan at maghiwa-hiwalay. Hindi natin papakialaman ang isa't isa. Ayan! Ganyan nga dapat, kapatid. Tapos na ang usapan. Teka sandali. Hindi pa ako tapos. Dapat magkakalapit lang ang mga bahay natin para pwede pa rin nating tulungan ang isa't isa kung may masamang mangyari. Oo nga, tama naman siya. Oo na, sige na, sang-ayon na ako. Pero sa tingin ko, hindi naman ako magkakaproblema dito eh. Kinabukasan, minarkahan na nila ang pagtatayuan nila ng bahay at naglakbay para kumuha ng mga materyales na ipagpapagawa ng mga ito. Makakatipid ako kung yung bahay ko gawa sa dayami. Mas madali ko ito matatapos. Gagamitin ko yung matitirang pera pambili ng malambot na kama. Kaya pumunta siya sa isang magsasaka. Kinoong magsasaka, gusto kong bilhin lahat ng dayaming ito para sa aking bagong bahay. Aba siyempre, pwede mong bilhin lahat yan. At binenta ng magsasaka ang mga dayami sa unang biik. Masayang bumalik ang unang biik para simulang itayo ang kanyang bahay. Nakakita ang ikalawang biik ng mga ngahoy sa kanyang paglalakad. Malamang mas matibay at presko ang bahay kung gawa sa patpat. Makakabili rin ako ng higaang kutsyon mula sa natitira kong pera. Kaya bumili siya ng patpat mula sa mga ngahoy at bumalik para itayo ang kanyang bahay. Matalino ang bunsong biik, kaya naman nagpasa siyang magtayo ng isang bahay na gawa sa bato para tiyak na matibay ito. Mas mabuti nang sa lapag na lang ako matulog. Basta masiguro kong matibay ang aking bahay ngayon at sa hinaharap. Kaya naglakbay siya at bumili ng mga bato at simento. Nang palubog na ang araw, bumalik na ang tatlong biik at sinimulang itayo ang kani-kanilang bahay. Natapos ang unang biik sa kanyang bahay kinaumagahan. Wow! Napakagaling ko talagang arkitekto! Nauna kong matapos ang aking bahay sa dalawang kapatid. Ngayon, pwede na akong uminom ng tsa sa loob at magpahinga. Paano siya natapos ng ganung kabilis? Mamayang gabi, siguradong matatapos ko na rin ang bahay ko. Kaya nagtrabaho siya buong magdamag at natapos ang kanyang bahay pagsapit ng gabi. Dahil gawa ang bahay ko sa patpat, tiyak mas matibay ito kaysa sa bahay na dayami. Ngayon, pwede na ako matulog sa loob ng bago kong bahay. Mabilis mang natapos ang bahay ng dalawa niyang kapatid, hindi ito pinansin ng ikatlong biik. Ginawa pa rin niya ang pundasyon ng kanyang bahay. Kinabukasan, nakita ang dalawang biik na nagtatrabaho pa rin ng bunsong kapatid at pinagtawanan nila ito. Anong nangyari, kapatid? Nahirapan kang itayo ang iyong bahay? Dapat kasi kinonsulta mo muna ako. Ang bahay ko ang pinakamatibay sa lahat at sigurado ako hindi ito mayayanig ng kahit anong bagyo o sakuna sa mga taong lilipas. Ano? Tingin mo marupok ang bahay namin at sa'yo lang ang matibay, ha? Hindi pinansin ang bunsong biik ang panlalait ng kanyang mga kapatid at inuun na lang ang pansin sa paggawa ng bahay. Unti-unti, natapos din niya ang kanyang bahay sa loob ng isang linggo.
Makalipas ng ilang araw, masayang nanirahan ang mga biik sa kanilang mga bahay. Ngunit isang lobo ang nakakita sa tatlong biik at napagpa siya ang kainin ng magkakapatid. Pinuntuhan ng lobo ang bahay ng unang biik at kumatok. Munting biik, ako'y iyong papasukin. Hindi, hindi maaari. Kahit ano pang iyong sabihin, hindi kita papasukin. Kung ganoon, sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisirain na! Eh di sige, gawin mo! Napakatibay kaya ng bahay ko! Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ang bahay na dayami. Nasira agad ang bahay. Sa lakas nito, gumulong ang unang biik sa bahay ng kanyang pangalawang kapatid. Anong nangyari? Bakit napagulong ka papunta dito? Nagtago siya sa ilalim ng mesa at sinabing, isa na mo yung pinto! Dalian mo! Kakainin ako ng mabangis na lobo! Baka makapasok siya dito sa bahay mo! Ha? Ano? Dali-daling tumakbo ang pangalawang biik at sinara ang pinto ng kanyang bahay. Kinandado niya ito para makasiguro. Dumating ang lobo at mariing kumatok sa pinto ng bahay na patpat. Munting biik! Munting biik! Ako'y iyong papasukin! Hindi! Hindi maaari! Kahit ano pa ang iyong sabihin, hindi kita papapasukin! Kung ganoon, sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisirain na! Blar. Napakatibay kaya ng bahay na ginawa ko! Subukan mo, tusong lobo! Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ng malakas ang bahay na patpat. Nasira agad ang ikalawang bahay. Napagtanto ng magkapatid na wala ng bubong ang bahay at wala rin pader sa gilid. Tumakbo ang dalawang biik at agad na nagtungo sa bahay ng kanilang bunsong kapatid. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nanginginig sa takot? Sinira ng lobo ang bahay namin sa kanyang pag-ihip. Baka pumunta siya rito at sirain din ang bahay mo. Bumalik na tayo sa bahay ni nanay. Hindi niya kayang hipan ang bahay kung gawa sa bato. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hayaan niyo siyang pumunta rito. Mga kapatid, magtago kayo sa estante at huwag kayong aalis doon ha kung sakaling makapasok siya para kainin ako. Umakyat sa estante ang dalawang biik at dumating na ang tusong lobo at mariing kumatok sa bahay. Umalis ka na, tusong lobo. Total, hindi mo naman masisira ang bahay ko. Hindi mo alam kung gaano kalakas sa aking paghinga ng malalim. Ang iyong bahay ay aking sisirain. Sinira ko na ang bahay ng mga kapatid mo. E di subukan mo. Maubusan ka muna ng hangin bago mo masira ang bahay ko. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ang bahay na gawa sa bato. Ngunit hindi ito natinag. Huminga ng lobo ng mas malalim at muling hinipan ang bahay. Ngunit walang gumalaw ni isang bloke. Pagkaraan ng ilang ulit, naubusan ang hangin ng lobo at mawala ng malay. Ngunit bumangon muli ang tusong lobo at tumakbo mula sa malayo upang sirain ang pinto. Nakita ng mga biik ang ginawa ng lobo mula sa bintana. Sabay-sabay nilang hinarangan ang pinto ng bahay. Muli, buong lakas na tumakbo ang lobo sa pinto at bang! Binuksan ng bunsong biik ang pinto at natuwa nang makita ang lobo na wala ng malay. Kaya sinara niyang muli ang pinto. Patay na ang lobo! Hindi siya nagtagumpay na masira ang bahay ko! Malamang nasa tiyan na kami ng lobo ngayon kung hindi mo kami pinatuloy sa bahay mo! Oo nga, bunso. Niligtas mo ang buhay namin. Mga kapatid, malamang kinain din ako ng lobo kung wala kang dalawa rito. Hinarangan natin ang pinto kaya hindi niya ito nasira. Oo nga, tama ka sa sinabi mo. Nasa pagsasamahan natin ang ating lakas. Sama-sama tayong mamuhay at hindi na kailanman maghihiwalay pa. Pero muli namang bumangon ang tusong lobo at muling kumatok sa pinto ng bahay. Maapil yung biik. Kakainin ko kayong tatlo sa anumang paraan. Umakyat siya sa bubong ng bahay at nagpa siyang dumaan sa tsimineya. Narinig ng mga biik ang yapak ng lobo sa bubungan at nalaman ang masamang balak nito. Kaya sinindihan ng tatlong biik ang mga kahoy sa ilalim. Pinilit ng lobong makarating sa tsimineya hanggang sa tuluyan siyang makapasok dito. Mabilis siyang dumulas pababa ng tsimineya at nahulog sa apoy. At masayang namuhay ang magkakapatid na biik ng masaya at mapayapa.